sigurado, masisira appetite nyo. Eto, hindi ko ito kilala. Kaso, eh, ako ho'y kanyang pinira. Eto, pakinggan nyo mabuti ha, mga kapatid. Ayun nga po, sinasanes ko, tsaka yung Marcos, huwag kang dadak na, dadak na, dadak na. Dahil natatamaan na ano mo, ang mga walang ginagawa, gumagawa ang mga tao, lahat ng mga sambayanan, mga hindi ko maintindihan eh, parang yung ewan ko kung tama pagkakaintindi ko, ulitin natin ha. Ulitin natin. Hindi ko alam kung tama yung pagkakaintindi, dyan ka muna, dyan ka muna. Hindi ko alam kung tama o yung pagkakaintindi ko, tinatamaan ang mga walang ginagawa. Ha? Ano, siyempre, kaya tinatamaan, walang ginagawa. Pero tingnan ho natin kung wala akong balak patulan to, kaya lang ako ay nakakaramdam ng pagod for once in lifetime. Sige, patulan kita. Ayun nga po, sinasanes ko, tsaka yung Marcos, huwag kang dadak na, daktak ng daktak. Dahil natatamaan na ano mo, ang mga walang ginagawa, gumagawa ang mga tao, lahat ng mga sambayanan, mga nanunungkulan. Gumagawa silang mabuti. Kung gusto mo, sige, challenge kita. Kung magkano ang kaya mo, tatapatan kita. Dodoki ko rin ang iyalo mo. Grabe ka kung magsalita ka, para kang ano, yun namang mga tao naman na hindi nakakaintindi. Napapaano mo, natatangay mo. Magdasal ka na lang, baka mamaya yung bunga nga mo, ang tamahan ng COVID-19. Hindi po tayo nagyayon. Grabe. Nakita niyo kung gano'ng kapalahura yung bunga nga nito. Pero gusto ko yung sinabi niya, ulitin natin. Kung magkano raw ho yung gagastusin ko, dodoblihin niya. O, sa lahat ho sa nakakakilala sa babaeng ito, ako po'y umuubos na, yung naipapamigay ko na ho is nasa 220 tonelada na. Ang aking pong naipapamigay. So malaki na po yun, 220 tons na po yung naipamimigay ko. Bukas po ng umaga, darating dito yung truck, yung huling truck na naipit po, yung naipit po na truck dyan sa Nueva Ecija na inabutan ho ng Webe Santo, kaya hindi ho nakarating dun sa kay Yorme sa Maynila. Bukas po ng umaga na kay Yorme na ho yun. Maga po, mga bandang alas 10, nandun ho, at darating ho yung staff ground. Yun po yung naipit na truck. Tapos yun hong papunta ng Mexico, Pampanga, at yung papunta ng San Simon, darating din ho, 5 tonelada yung kinamit ko dyan. So roughly, ang naipamimigay ko na ho, sa bigas lang, is 220 tons na po. Malaking pera na yan. Kaya ho, kung sino ang nakakakilala sa babaeng ito, is na ito. Dodoblihin daw ho niya lahat tong aking gastos, kina-challenge niya. So, puntahan niyo ho sa bahay ito at humingi kayo ng bigas. Ito, taga saan tong babae na to? Arayat daw po, boss. Arayat! Ah, oh. Pampanga din po, boss. Oh, yung mga tauhan ko dyan sa Arayat, sila mga Salak family, ha, sila Alin. Huwag na kayong pumunta. Yung tulong na ibibigay ko sa Arayat, hindi ko na itutuloy. Kagawad Alin, naririnig mo ako, huwag ka nang ihingi ng tulong sa akin. Diyan na kayo humingi sa babaeng ito, kung sino man to, sapagkat sabi niya, dodoblihin daw niyo yung aking ibinibigay. Okay? O, maliwanag. Isang replay pa para maliwanag sa pagkakapanigin niyo. Baka sabihin niyo. Ayun nga po, Jan. Cheese na ito. Ayun nga po, Jan. Chalice po, tsaka yung Marcos. Huwag kang dadak na. Dakdak na, dakdak. Dahil natatamaan na ano mo ang mga walang ginagawa. Gumagawa ang mga tao, lahat ng mga sambayanan, mga nanunungkulan. Gumagawa silang mabuti. Kung gusto mo, sige, challenge kita. Kung magkano ang kaya mo, tatapatan kita. Idodoki ko rin ang iyalo mo. Grabe ka kung magsalita ka, para kang ano, yun ang mga tao naman na hindi nakakaintindi.
siya nagyayabang, miss. Yung sinabi niya, totoo. Hindi siya nagyayabang. Miss, yung sinabi niya, totoo. Ah, yung pag paglapastangan niya sa akin, totoo. Pero hindi ko papatulan yun. Ito ang gusto kong patulan. Kapag ka hindi mo tinupad yung sinabi mo na dodoblihin mo yung ginagawa ko, yari ka ngayon. tumawag ka sa, hanapin yung pangalan ng babaeng to, kung sino man to. Total, magpapadala tayo ng 5 tonelada sa BGMP para sa mga preso. 5 tonelada sa Bureau of Correction, bali 10. So, sabihin mo, 30 na ang ibibigay. Sa akin 5, bali 10, sa kanya 20. Pahanap to, sabihin ko sino yung pamunuan ng BGMP, puntahan dito, kunin yung 20 kasi dodoblehin. So, 10 tonelada idodonate ko, 5 tonelada sa Correction, Women's, BGMP, 5 tonelada sa Bureau of Correction para sa mga bilanggo yun. So, bali 10. So, 20 tonelada ang kuponin sa babaeng ito. Tapos, pagpatawag na rin sa DSWD sa region po, nagbigay na ako rin ng 10 tonelada, sabihin mo, may 20 tons pa daw po na ibibigay yung babae na to. Sa Santa Teresita, Cagayan, may 10 tons na ibibigay ito kasi nagpadala na tayo. Sa 3rd District, nagbigay tayo ng 15 tons sa 3rd District na Tumigaw. Tapos na. So, 15 tons yun, 30 tonelada ibibigay nito. Times 2, yung bibigay natin yung tumang na 5, dodoble naman yung tumang, 10. Ito, may 10 din to. So, pakikinapang talaga taong bayan nito. Pati Mexico, ha? Lima pa na natin, gagawin ni Carlos, dodoblein. O ngayon ito, additional 10. Tapos yung binigay natin sa payatas, at yung ibigay kay Yorme, at yung ipa-expert pa natin, dodoblein niya. So, 215 plus yung darating, mga 225 tons na yung ilalabas natin. O kailangan 450 tons. Ang may labas nito. Yung mga nabigyan natin, padala mo ng sulat, ibigay mo yung pangalan ng babae ito sa kanila, dodoblihin daw niya yung challenge. Seryoso siya. Pag hindi, bahala na sila. At saka, hindi ko alam, hindi ko sikil na ito eh, kung taga saan ito eh. Kapapanga, Arayat. Oh, yung mayroon ako empleyado dito, mga taga-Arayat, marami. Eh, tanongin nila yung empleyado kung anong pag-uugaling meron ako. Ngayon, yung mga nakikinig dyan sa Arayat na mga empleyado ko, especially kay Sasala, hindi na ako magbibigay sa inyo. Kayo naman, sinusuportahan ko, at kahit wala kayong trabaho, nagtadala ako ng mga allowance nyo. Alam nyo yan. Alam nyo yan, Alin, dahil hindi ko kayo pinabayaan ni Misat. Meron nga akong empleyado sa Arayat Pampanga, binigyan ko ng BMW, nasasakyan. Kagawad yun! Kagawad yun! O, hindi na ako tutulong. Diyan ako yung humingi dito. Dito sa babaeng to. At titingnan ho natin. Mas mapapalapit sila, boss. Oo. Mas mapapalapit sila. Dito na hihingi. Oo. Kakalembangin natin. Tingnan natin kung ano. Kasi ibigay natin yung gabot. The dose of his own, her own medicine. Ulitin ho natin. Ay, natutuwa eh. Grabe ho. Ito, ulitin natin ha. Para. Ayun na po, challenge po. Tsaka yung Marcos, huwag kang dadakman, dakdak. Dahil natatamaan na ano mo ang mga walang ginagawa, gumagawa ang mga tao na tumasampayan ang mga nanunungkulan. Gumagawa silang mabuti. Kung gusto mo, sige, challenge kita. Kung magkano ang kaya mo, tatapatan kita. Itutubi ko rin ang ngayon mo. Grabe ka kung magsalita ka para pangano, yun ang mga tao. Mga tao naman na hindi na nakaintindi, napapaano mo, natatangay mo. Magkasal ka na lang, baka mamaya yung bunga nga mo ang tamahan ng COVID-19. Hindi po tayo nagyayabang sa panahon ito. Ubus, narinig mo ha, hindi siya nagyayabang. Yes! Maliwan. Palakpakan ang babae ito! Pag hindi mo tinupad yung sinabi mo na ako, yari ka sa taong bayan ngayon. Mayor Tumang, yung babaeng to, kung kilala nyo to, may 10 tonelada kayong extra sa kanya kasi dodoblihin daw na yung bibigay ko. Mr. Dicos Canlas, yung bigas nyo po parating na, ibibigay din daw nito, dodoblihin. 5 tonelada ako dyan sa San Cebu, 5 tonelada ako sa Mexico. Asarap na ito. Ayan lang ho ang inuulat ko sa inyo ngayon. Mamaya uulitin ko ulit at ako'y okay
natutuwa eh. Mabuti na lang may mga good Samaritan kahit na balahura ang bunganga pero mabuting tao to. Sige ho. Ah, ale. Ale, kung sino ka man ha. Ako ho'y nagpupugay at nagpapasalamat sa inyo. Ha? Nagpapasalamat ho kayo kahit na binibira nyo ako na bastos at malahura yung bunganga.